Sasagutin na natin yung napakarami nagtanong, yung pang hindi naman sobrang malakasan, pang umpisa, 48 heads, pwede na. Pwede na. So kung 48 heads na manok, sir, magkano magiging puhunan? Let's assume gusto nila mag-start na agad sa starter na 48 heads, 7,000 yung cage. Ngayon, sa manok 7, naman, 7,500, ano? May discount kasi ako, bibili na ako siguro nun, kaya 7,000, bubaba ulit. Ayan, so, yung 48 head, sir, 7,500 sa cages, tapos yung manok, paano pang umpisa? Magkano naman yun? Yung sa manok ho, nasa 360 siya ngayon. 360, 360. Isa? Ang isa. Ang isa, yan, multiply by 48. Plus, yung ano pang kailangan nila, sir? Yung kanilang kakainin. Yan, yan. Hanggang sa sila ay mangitlom na ng peak. Mangitlom na sa peak. Tapos yung kung may tauhan kayo or kayo solo nyo, makakatipid kayo. Sa kuryente, so, isang bumbilya lang to. After first 16 days, mga ilan-ilan lang yan. 16 to 22, pakunti-kunti. Possible na. Pwede na pang, sobra na sa pang-consume kasi everyday naman. Kapag na napailawan na, yun na, ano na yan. Bubulusok na. So kung kukumpitin natin ngayon, sir, kung meron siya lang 48, nagsimula dito sa ganito, ano ang possible na monthly income nila sa 48 heads? Kung makukumpit natin ngayon. So ayan po, maraming salamat sa panonood ng ating dalawang episode ng 16,000 eggs per day. Siyempre, sa episode 2 na subaybayan natin ang mga hardships at triumph ni Mang Mags. Yes. Ngayon naman, episode 3, sana ay gayon din po ang inyong pag-subaybay at pagtangkilik ng aming content dahil po kami talaga nag-e-effort para mag-share ng knowledge sa inyo. From San Pedro, Laguna, nagmotor lang po tayo papunta dito kay Mang Mags sa Dagupan. Grabe, ano? Yan. So, talagang ganyan po ang ating commitment at nagpapasalamat din ako dahil nagbibigay ng oras si Mang Mags sa ating lahat para mag-share ng kaalaman. So, dalawa na po ang kanyang negosyo na turo na noong episode 2, no, para magkaroon ng leverage ang ating mga kinikita. Huwag ibili ng mga kung ano-anong gadget at ibang mga mamahaling sasakyan. Magtayo ng another business para meron kang another passive income. Isang tip ngayon, nakikita nyo na ang ebidensya na sa mga tabi natin, magagandang fabricated na mga battery cages. Yan. Mang Mags, paano ba nagsimula to? Alam ko, siyempre, meron kang poultry. Ikaw na rin ang gumawa. Yeah. Actually, nung nag-decide akong magpaitlog ng manok, nung una, bumili muna ako ng ng battery cages. Mm-hmm. Pero nung nakita ko na yun nga, maganda, so kako, gusto kong magparami. Mm-hmm. Ngayon, kung magpaparami ba ako, isa to sa mga nakita ko na ano kaya kung ako na lang yung subukan kong gumawa nito. Gagawa ko muna. Kaysa bumili ka. Oo. Para at least medyo makatipid ako ng konti. Kasi nga marami rin yung target kong capacity. Ganun yung idea ko. Yes. Kaya lang, bago ako nakapag-start nito, hinanap ko muna lahat ng supplier. Nung raw materials. Nung raw materials. Mm-hmm. And then pati yung mga equipment. Mm-hmm. Isa na dyan yung wire straightener. Yeah. Yung unang iniisip ko, imamano-mano sana namin. Hihilain, tapos papantayin. Oo, hihilahin. Mahirap yun, sir. Oo nga, parang mahirap nga. Mm-hmm. Lalo na kung marami na yung gagawin. Bultuhan na. So, naganap ako nung wire straightener machine. Mm-hmm. Sa awa ng Diyos, nakahanap tayo. Mm-hmm. So, yun, nagsimula ako. Pang sariling gamit lang talaga yung Itong wire na to, galvanized, no? Hindi to kinakalawa. Galvanized. Yeah. Itong mga materials natin, yung literal na alam nyo yung alambre ng sampayan, na nakarolyo siya. Okay. Tapos, idadaan yan dun sa wire straightener. Machine, paglabas niya, straight na siya, and then ikakat na rin niya according to size. Meron kang ma-adjust mo yung May adjustment yan. I see. So, and then, ini-spot weld namin siya. Mm-hmm. Hanggang sa maging iba't ibang parts na ng battery cages. Mm-hmm. May flooring, may top front, may back, and then may divider. Yan. And then, ito yung binibili namin to, waterer. Parang then, PVC type. No? Oo. Actually, ito yung sa product ng Atlanta. Uh-huh. Sila yung gumagawa rin ng mga PVC. I see.
Yan, so ina-assemble nyo na lang dito, binubuo na. Oh, kaya lang nung lately nagkaroon ng twist. Mm-hmm. May mga kaibigan tayo na gusto na ring ano, yung mga poultry owner mm-hmm. na gusto na ring bumili sa atin. Oh. Kaya hindi ko naman sila mahindian, kaya mm-hmm. ano, sinishare ko sila. Yan. So hanggang sa naging seller ka na rin. Oo, nagbebenta na rin. So sa hangarin na makatipid, naging negosyo pa. Oo. So parang pangatlo na ano, to. Ano rin eh, additional income din kasi, di ba? Mm-hmm. Na ano, sayang din, sayang. Mm-hmm. Andito rin lang naman na yung... Yan. Sa umabot na ng gano'ng kalaki itong fabrication ngayon dito, napakahaba. Oo, ano to. Medyo, sa awa ng Diyos, medyo maayos-ayos na rin. Mahaba-haba. Compared dito, nung nag-umpisa kami. Maliit na, lang. Ano lang talaga, halos muntog. Almost muntog. Ano, dun sa Kisame. Yan. May picture ka ba na may share? Sana mahalukay sa baul. Sana may mahalukay. Kung paano nagsimula na dati, hindi po talaga ganito kalaki ito nagsimula siya kasi dahil pang sariling cages lang na kailangan ng kanyang poultry business. At eventually, dahil may mga na-curious kung saan nanggagaling. May mga interesado na rin. Bumili na sa'yo. Tsaka ano, sinet up ko na ng ganito para ano yung for long term na negosyo. Mm-hmm. Tsaka... ano, marami ring purpose to mamaya itong pinagawa ko. Mm-hmm. So, bukod sa battery cages, ano pang nagagawa mo dito? Yun, yung mga scratch pen ng mga manok pang sabong, square pen. Ah, yung parang pyramid din type. Oo, yung pyramid, ganyan. Mm-hmm. Parang triangle, pyramid nga. And then yung square pen naman, square siya. Square type. 3x3x3. Yung foldable, napo-fold siya. Oo, napo-fold siya. Yan. Mamaya, pakita tayo ng sample. Yan, sige po. Yan. So, yun yung mga nagagawa namin. Yan. So, ngayon, yung hanggang sa na umabot yung mga produkto mo neto, ng mga cages, within North lang? Within Luzon. Luzon. Pero, sa totoo lang, ang daming mga inquiries na... nanggagaling sa Bisaya tsaka sa Mindanao. Kaya lang ang problema kasi natin yung pag-ship. Pero lately ginagawa namin ng paraan, parang ito kasing parts ng cages na to, para siyang letter L ganyan. So ang latest na napag-usapan namin, i-modify namin siya. Pag-iwalay namin yung top at detachable. Front, detachable. Para madali siyang i-fold kapag magbabalot tayo for shipping. Flat. Madali, flat siya. Flat siya. So, kasi ang daming mga inquiries, yung mga gusto mag-start ng 48 heads capacity, 96 heads capacity, ganyan. So, yeah. para mabigyan sila ng chance na makapag-engage. Maganda na yung simula, no? Hindi na yung mga kahoy-kahoy na DIY. Magsimula na sila pang long term na rin. Para unti-unting tatagal. Tama. Kasi kapag yung DIY, okay naman yung DIY as long as hindi nila bibilihin yung mga materials. Pwede. Oo. Para mas makatipid. Makakatipid. Pero yung bibilihin rin nila na DIY, mas ano, mas magagastosan sila. And then, mas ano, saglit lang yung buhay rin nung ano. Yeah. Ito kasing battery cages natin ay 5 to 8 years. 5 to 8 years. Yung, and standard na yan sa ano sa egg layer. Lalo na kapag ano sir, yung after nating nag-grow, halimbawa yung unang cycle natin natapos na, kinal na natin. Yes. After nating maikal yung manok, syempre mababakante. Pwede nating i-condition to eh. Pipinturahan siya. Ulit. Oo. Pipinturahan natin ng silver aluminum ganun. Para magmukhang bago ulit. Magmumukhang bago ulit. At parang na-disinfect na rin siya kasi nilinis. Oo. So. Tsaka if ever na may mga kalawang maano ulit. Coated na ulit. Mababalot na naman ng pintura. So yung mga ganito sir, kung para doon sa gusto mag-inquire, unahan na natin magkano yung isang ganito. Actually yung ano, yung battery cages natin, yung nakikita dito. Yeah, ito sa likod. Ito. Yan ito sir. Actually yung ganitong setup ay pang 48 heads capacity to. 48 heads na agad. Oo, 48 heads. Okay na to. So ang investment mo kung sa mag-uumpisa na gusto nila, gagastos na rin lang naman sila, ayaw na nilang mag-DIY, ito ng standard setup. Bali, ano po, yung isang ganito ay umaabot ng 7,500. Good for 48 heads. Good for 48 heads. Ganito po yung na setup. Mm-hmm. Complete set na po siya. Meron na siyang leg stand na... May kasamang leg stand. Natawag itong pinagpatungan. Uh-huh. And then,
meron na siyang ano water trough. Mm-hmm. Meron na siyang feeder trough. Mm-hmm. Ayan, tapos dito na lang ano bubuksan to, dito ilalagay yung manok. Yeah. And then for every door, apat na manok yung nilalagay. Apat na manok. Kaya sa taas, uh-huh, na tatlong ano layer, 1 2 3 4 by 4, 16. So 16, 16 and then 16. So 48 heads na manok. Complete yung, set na. Complete with stand 75. Yeah. Kaya lang merong ano yung pambalik gasolina. Kung parang kung magpapa-deliver kayo. Oo. Within Luzon. Depende sa layo. Oo. Kaya lang kapag medyo doon tayo nagkakaproblema eh. Yung ba may umorder from doon sa inyo, Laguna. Laguna. Hirap tayong mag-ship kasi nga medyo spacious siya. Pag alimbawa pina ano natin ano, yung mga bulky, yung mga taga-deliver diyan, masyadong bulky. Mm-hmm. Kaya nga yun nga yung minomodify natin para flat siya, collapsible, para flat siya kapag binalot. Yan. So nag-evolve pa yung design. Mm-hmm. Yun ang kagandahan, yung modify. Paghiwalayin lang naman yung hinawakan nyo. Itong top kasi, itong top at saka itong front, iisa kasi yan. Ganyan yan. Ngayon, ihiwalay para flat siyang ganun pag binalot. May mga buyer din tayo na malalayo tapos pumipick up. Ano naman nila? Nasusundan naman nila. Yan. Total, nakabili na sila ng cage. Sasagutin na natin yung napakarami nagtanong, yung mga pang hindi naman sobrang malakasan, pang umpisa, 48 heads, pwede na. Pwede na. So kung 48 heads na manok, sir, magkano magiging puhunan? Yun ang gusto nilang malaman. Actually, sir, kahit nga ano yung kalahati nito, mm-hmm, ano lang siya, 24 heads. 24 heads. O, basta ano. Pwede rin tumahati, 24 heads. 24 heads. Mas maliit na puhunan, kung gusto lang testingin kung mabubuhay nila. At pang-consume lang sa bahay, yung itlog. Yung 24 heads natin, nasa 4,000. 4,000 pesos. So, ibig sabihin, kung may 24 heads, possible may 24 eggs siya. Everyday. Everyday. I would agree sa 24 at tapos 24. Kasi talagang kapag konti lang yung alaga, mataas yung ano yung production. Yung rate ng production kasi natututukan. Correct. Yung kumpare ko nga, 100%. Yeah. And mataas sarang production pag konti lang yung alaga. Ayan, so 24. So possible na 24-24. 24 heads, 24 eggs per 24, day. 23 over 24, ganyan. 22 over 24. Conservative na ang 22. Ganun yan. Okay na din na masama kung araw-araw kang mahilig kumain ka ng itlog, sobra na yun sir. Magana kilikili mo siguro. Ano, kung sariling ano consumption lang? Oo. Patok na patok. Sobra na, pwede na pamigay sa mga kapitbahay or ibenta. May sobra pa pwedeng ibenta sa kapitbahay. Yung 48 ba sir, kung itong kukunin nila 7,000, good start na 'yon sa mga beginner. 7.5 po ito. 7.5. So I mean, good start na 'yon sa gustong mag-alaga, no? Oh, na good investment start, na and yung 48 hindi na masama. Para kahit papaano, magamay muna nila. Ma-master nila yung pag-aalaga. Ayun. So yan po mga viewers, mga ka-agree sa agree, sinagot na ang marami niyong tanong dahil parang nalulda ang iba sa napakalaking setup na halagang 3 million siguro yun sir, yung nakita nila. Mga ganon. Siguro. Ayaw sagutin. So parang kayo na lang mag-wish ka kasi napakalaki naman ng setup ni Mang Mags. No? Ganito rin siya nagsimula, paunti-unti. At ang kagandahan yan, meron ng fabricated na design na epektibo para sa inyo kung gusto niyo magsimula. Ngayon, itutuloy na natin sir yung advice mo, no, kung sa magsisimula, let's assume gusto nila mag-start na agad sa starter na 48 heads, 7,000 yung cage. Ngayon sa manok 7, naman, 7,500 ano, may discount kasi ako, bibili na ako siguro noon kaya 700, 7,000 bubaba ulit. Ayan, so yung 48 heads sir, 7,500 sa cages. Tapos yung manok, paano pang umpisa? Magkano naman yun? Yung sa manok ho, nasa 360 siya ngayon. 360? 360. Isa? Ang isa. Ang isa. Yan, multiply by 48. 48. Yan na so, lang. Kukumpit natin naman sa edit. So, multiply by 50, para madaling kumpitahin, 18,000. Yan, 18,000 plus 7,500. 25,500 pa umpisa. Plus, yung ano pang kailangan nila siya? Yung kanilang kakainin. Yan, hanggang yan. Sa sila ay mangitlog na ng peak. Mangitlog na sa peak. Yeah. So, sabi na natin, mga another
5,000 pesos. 5,000 pesos hanggang sa mga mangitlog na. Yan. Another, so ilang weeks? 100 pesos per head per head. So ilang weeks ang bago sila mangitlog from start mo? Ano yan, mag-start silang pagka-deliver, 16 weeks. And then, mag-antay ng 2 weeks, may magda-drop na. After 2 weeks, oh, and then, may ROI na. Mm. Unti-unting ano, parami ng parami, hanggang sa pagdating ng 26, 27 weeks, magpipik na yan. Magpipik na siya. So, yun yung first two, after first 2 weeks niyan, hindi kumpleto yung 48. Yung ano, yung siguro mga 1 month pang pakakainin. Uh-huh. Kasi meron tayo nung tinatawag na incidental income. Okay. Pag nangitlog siya, parami ng parami. Mm-hmm. Hanggang sa yung pinapakain, nakokoberan na nung kanyang iniitlog. Iniitlog. Uh-huh. Na pwede mo nang ibenta, magpagkakitaan mo na. Correct. Yan. So, may pambibili na nang. Yan. So, 25,500 plus 5,000 so, pesos. 30,500. 500. Yan. So, pwede nang pumpisa yun, sir. Pwede na. And then, kapag meron silang mga, ano, yung mga dating kubo ng baboy, mm-hmm. sisilong na lang to. Doon na lang. Oo. Baka tanungin nga pala nila yung ano, haba Umuga. Nito. Nasa mga 6.6 feet. Sabi natin 7 feet yung yeah. ito. Yan. 7 feet po yung ano lapad niya. Mm-hmm. Haba. Haba. And then yung from front lapad, to back, 4 feet po. 4 feet. 7 feet by 4 feet. Feet. Opo. And then yung height niya, mga nasa 5 feet. Oh, 5 tayo. And a half. 5 and a half. 5'7 ako eh. Yeah. Matangkad pala si Mang Max 5'7. So, yun yung ano. Mm. Maraming ano. Yan. So, plus yung mga inyong kuryente, tapos yung kumitauhan kayo or kayo solo nyo, makakatipid kayo. Sa kuryente, so, isang bumbilya lang to. Oh, so, hindi naman hindi naman ganun ka. Ano. Kung may space na kayo at ganun, 35,500, meron ka ng paumpisa. At mag-wait kayo ng 2 months. 2 months bago mag-upisang mangitlog. Hindi, peak na siya. Peak na, after 2 months, peak na siya, possible makuha mo na yung 48. Conservatively, 45 or 40. 40 to 48 ang conservative na yes, per day. Yes, po. After first 16 days, mga ilan-ilan lang yan. 16 to 22, pakunti-kunti possible lang. Possible na. Pwede na pang, yeah. Sobra na sa pang-consume kasi and everyday kapag, naman. Kapag na napailawan na, mm-hmm. yun na, ano na yan. Bubulusok na no, yung mako. Kanilang pangitlog. And natatagal naman ng ilang 18 months yung nasa libro. Yan. Pero sa by experience, my experience na try kong ano yung edad ng manok ko nung kinal ko ay 3 years and 2 months. Matagal din sir. Pero 51% na lang siya. Ah. Pero mataas kasi yung presyo ng itlog nung time na yon and then mura naman yung feeds kaya ano pa rin, pasok pa rin. Yeah. Ganun ako magkali, I do the computation. Mm. Kapag kumikita pa. Mm. At wala pa naman akong pamalit ng ano na manok. Mm. So bakit ko ikakal? Tama. So diyan lang muna siya. Tama, oo. At nakakapag-produce pa rin naman. Kahit papaano, hindi lang consistent dun sa peak. Yung peak time niya, sir, ano after 2 months, gaano katagal yung peak niya? Ilang years tumatagal? Depende rin kasi sa ano yan. Pag-aalaga. Sa pag-aalaga, depende rin sa panahon. Mm. So ako, yung manok ko, nung nag-peak, nag 97%. Mm. So napakaganda. Ganda yun, sir. Ako nga, mag 94% lang, okay na ako. Mm. Kaso nag 97%. Una, 96 muna. Mm. And then, habang tumatagal, nag 97. Mm. Tapos, dala ng sobrang init, bumalik siya sa, ano, sa 95. I mean, okay na, hindi pa rin masama, sir. Okay pa rin. Okay na, okay. So, kung kukumpute natin ngayon, sir, kung meron siya lang 48, nagsimula dito sa ganito, ano ang possible na monthly income nila sa 48 heads? Kung makukumpute natin ngayon. Ayan, so, after ng computation namin, sa 48 heads, no, ang monthly na pwede niyong kitain, sir, ay magkano? Minus yung pakain. No? Kung meron kang conservatively 45 eggs per day. Sabi na nating ano, meron na tayong mga 3,000. 3,000 pesos. Pesos. Additional income. Oo, additional income. Yan. Hindi na masama sa 48 heads. No? And then, yun po ang point doon.
start small, pwede nga maging 24 na lang. So, i-cap nyo na lang yung 3,000. So, possible 1.5 pag sa 24 kayo mag-start. So, kung sa 3,000, ang advantage na ma-master nyo yung proseso at unti-unti kayo magdadagdag. Order na lang kayo ng order ng ganitong set. At, meron nga tayong meron nga tayong subscriber sa channel ko sa Mag Mags. Dati siyang tricycle driver. Okay. Nung napanood niya yung interview sa akin. Nag-alaga siya ng 96 heads. Oh, so mas ba aggressive na 'yon. So 48 dinoblado almost 96 madodoble yung so 96 heads. And then nung nasubukan niya since maganda na ma-market niya ng maayos yung production niya. So, nag-roll siya ng nag-roll. So, ngayon parang almost 500 heads na siya. Oh, wow, ang bilis. Oo. Tapos, hindi na, ang kagandahan, hindi na siya namamasada ngayon. Oh. Dati siyang namamasada. Full-time magmamanok na. Oo, full-time. Ngayon, ang kagandahan daw, bukod sa hindi na siya namamasada, siya na lang yung nag-aalaga ng kanyang manok. Tipid siya sa labor. Malaki pa yung, mahaba pa yung oras niya sa pamilya niya. Kasama niya palagi yung pamilya niya. Andun lang siya sa likod bahay. Okay. So kung sa 500 sir, ang roughly ayan, 500 heads. Sabihin na natin mga 25k. 25k a month. A month. Di naman sama, hindi ka pa sunog sa kalsada sa init, no? Ayan po. So nawa po ay nagbigyan po ng kaliwanagan yung inyong mga tanong kung paano mag-start small sa pag-aalaga ng egg layers. Yan. So sa 48, very easy nasagot. Conservatively, 3,000, pwede pang tumaas ng onte kung maganda ang pag-aalaga nyo, natututukan, pantay ang pagpapakain, yung tinuro ni Mang Mag sa episode 1. Kailangan i-check nyo yan at yung ibang part wala na. So, i-even out. Tama ba, Mang Mag? Dapat nakalibel din yung nakalibel palagi yung sakto yung water. Sa, okay. Kasi minsan, kapag wala sa libel, masyadong maraming tubig dito, puno, pero doon, Halos wala dito. So dapat ililibel pantay na. Para balansyado yung pati yung karga ng tubig. Yan mga practical tips po, yan. No? At very very basic pero malaki yung difference niya. sa production ng itlog. So sa tingin ko kung meron naman kayong mga negosyo or meron kayong full-time job at meron kayong kapitbahay na walang trabaho, pwede niyo nang simulan yung ganito, no? At or work from home kayo, meron kayong time, umis ka po dun sa inyong work every now and then para silipin, pwede na kayo mag-start ng 48 heads. Kumbaga, may limbahangan na sila, kumikita pa. Ng additional possible 3,000 per month. Pangbayad na yun ng internet at kuryente. Yan, so yan po ay pinaka-importante ngayong panahon na nagre-recover tayo after ng pandemya. Opo, tama. Ayan. So Mang Mags, meron kang gusto idagdag dito sa practical tips kung paano magsimula? At i-shoutout mo na yung gustong bumili. Mag-comment na lang kayo. Sa mga interesado, mag-message lang po kayo sa Facebook page ko, Mang Mags. And then pwede niyo rin akong tawagan sa number ko 09-27-427-1056. Ayan, lalagay na lang natin sa description. Huwag na ho kayo magtanong na ibibigay ko sa inyo. So, kung tinapos nyo itong video na to, malalaman nyo po na sinabi ko na nasa description pala ang kanyang contact details. Yan, para madali nyo na lang maika-copy-paste dyan. Yan. So, again, thank you so much, Mang Mag, sa iyong pagbabahagi. Sir, thank you rin sa iyong pagbabalik. Yan, siyempre naman. Hopefully, maghanap na akong pwesto dun sa may aming gilid bahay kung pwede ako maglagay ng 48. Okay na rin yung 3,000 pambayad na ng tubig kuryente. All right. Agree, sir. Yes, agree. Yan, siyempre. At siyempre, dalawin nyo ang Mang Mag's YouTube channel. Yes. Siyempre, yung ating mga tips na ganito on a weekly or daily basis, gano'n ka baka ka-regular mag-upload? Weekly. Siguro mga, baka 3 times a week. Oh, masipag, no? Oo. Ang inyo pong lingkod, once a week lang kasi dine-edit pa natin. Oo. Si Mang Mag's, ang kanyang mga practical lessons, topic by topic, bine-breakdown niya, pwede niyo puntahan sa kanyang YouTube channel, Mang Mag's. Thank you po, thank you. Bisita po kayo. Ayan, so maglalas na kami, sir. Tara. Tara. Kain muna.